Sonic Tutorial, paano makapag-top up dito sa Tonic Bank account natin. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa past videos, nakapag-open na tayo or pinakita natin kung paano mag-sign up sa Tonic and also paano rin makakuha ng 60 pesos. This time, ang gagawin natin is mag-top up tayo kasi isa yon sa requirements para ma-qualify tayo sa 60 pesos na free, which is makukuha natin after a month nung pag-top up pa natin. Para makapag-top up, tap ko tong top up. And then, meron ditong option na PesoNet, other bank credit card, kung saan pwede kang mag-link ng card or pwede yung one-time na top-up. For PesoNet, kailangan mong i-copy yung Tonic account number dun sa online banking app and then from there, pwede makapagpasa. Ang nakalagay dito is free. And then, for online transaction, ito yung mga option natin. GCash, BDO Direct, BPI, or Union Bank. Meron ding over-the-counter, katulad nito. Pwede sa Click, 7-Eleven, M. Louvillier, or sa SM Business Center. Ang pipiliin ko is yung GCash. Dito tayo sa online transaction and then tap ko yung GCash. Meron transaction fee na 25 pesos. Tingnan natin yung sa iba. Sa BDO, free kapag BDO. And then, pag BPI naman, free din. And then, for Union Bank, free din. Nasabi ko kayo na GCash, pero ang gagawin ko is sa BPI na lang since free din naman. Pwede rin naman BDO or sa Union Bank. So, tap ko na lang itong BPI. And then, walang minimum balance. So, any amount will do. Lagay ko na lang is 100. Itetest lang muna natin. And then, tap ko yung next. So, meron ditong order summary. Pag tinap ko yung billing details, ganito yung itsura niya. And then, scroll up tayo. Check natin to. Scroll up. Tap natin itong continue. So, pwede nyo rin gawin to either yung BDO or Union Bank nga. And then, dito sa BPI, mag-login lang tayo gamit yung username and password natin sa BPI online banking account natin. And then, tap ko na yung accept. And then, piliin ko lang yung account kung gusto ko pang galingan. And meron din ako na-receive na notification from BPI about this. And then, i-enter ko lang yung one-time PIN na ma-receive ko sa phone. 779581. And then, tap submit. Ito na. So, meron tayong na-receive na notification about this transaction. And then, pwede na tayong bumalik sa dashboard natin. So, ito na. Meron ng 100 pesos. Mamaya na lang tayong mag-rate. And now, i-check ko lang yung BPI account ko very quick. Check natin kung may additional charges ba on top ng 100 pesos na tinop-up natin. So, ito, 100 pesos lang yung na-deduct sa akin. Walang transfer fee na nangyari for this transaction na ginawa nating pag-top-up sa Tonic Bank account. So, ganun kadali mag-top-up gamit yung BPI. Pwede rin naman gamit yung GCash, BDO, or Union Bank, or pwede rin yung ibang option like sa 7-Eleven, M. Louvillier, Click, or SM Business Center. And for other tutorials about Tonic Bank, you may click the playlist at the end of this video. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment sa baba. And this is Lou from Invest Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!